Magkaka-tonsillitis ka ba dahil kumakain ka ng matamis? Ang tonsils natin ay dalawang maliit na bola sa magkabila ang gilid ng lalamunan natin. Tumutulong sila sa pagsalo at paglaban ng mga mikrobyo para hindi tayo magkasakit. Mikrobyo sinasalo, ikaw hindi? Char! May mga virus o bacteria na hindi niya kayang labanan at pag nangyari ito, mag-i-infect siya, mamamaga at ito ang tonsillitis. Makakaranas ka ng sore throat, hirap kang lumunok, masakit pag lumunok at lalagnatin ka. Pwede kang mag-gargle ng salt and water para lamang bawasan ang pamamaga. Pag hindi ka nag-i-improve in 3 days, magpa-check up agad sa doktor. Meron tayong tinatawag na kissing tonsils. O diba, tonsils may kahalikan, ikaw wala. Char! Sa sobrang pamamaga, magkadikit na sila at hirap kang huminga. Magpa-check up agad, wag nang patagalin. Paano ba ito may iiwasan? Ngayon, may connect ba ang pagkain ng matamis? Nagkaka-tonsillitis ka pa rin dahil sa infection, di dahil sa chocolate. Pero kasi, pag mataas ang levels of sugar natin sa katawan, pwedeng bumaba ang resistensya natin. Ang recommended na daily intake ng sugar ay 6 teaspoons para sa babae at 9 teaspoons para sa lalaki.